So ito po yung tanong natin, Brother Gomer, mula kay Gerson Tampolino Acosta Senior. Sabi niya rito, good afternoon, may dalawa akong tanong. Kung ang konteksto ng Hebreo City 12 ay tungkol sa kautusan ng sa Levita, ano-ano ang mga kautusan na nakapaloob sa Levitical priest? Tapos ang ikalawa niyang tanong, sabi niya, ikalawa, kung ang paninindigan ninyo sa creation ay 7 literal earth days at ang mga anghel ay nilalang, anong araw sila nilalang ng Panginoon? Salamat. So dalawang ating paglilingkod dito, mga kapatid. Una muna ay yung 7-12 ng Hebreo. Babasahin po natin, mga kapatid. Hebreo 7-12. Sapagkat ng palitan ang pagkasasardote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Yan. So, yung tanong po niya rito ay ang konteksto ng 7-12 tungkol sa kautusan sa Levita, ano ang kautusan na nakapaloob sa Levitical priest? Ayan, Brother Gomer. So, mga kapatid, titingnan na natin yung konteksto nito para nandoon na rin yung idea natin ilan sa mga kautusan na napapaloob doon. Yan. Sa sumunod na talata kasi, 13 at 14, ay ganito ang ating mababasa. Sapagkat yaong tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito ay nauukol sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglilingkod sa dambana. 14. Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang yaoy walang sinalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote. Okay, so dito mga kapatid, sa 13 kung inyong makikita po dyan, ay binanggit po dyan ng isa sa trabaho ng mga Levita, no? Ay sabi po dito ay ang angkang yon ay tagapaglingkod sa dambana. Kasi kapag hindi Levita, hindi pwedeng maglingkod sa dambana. Sila po yung nakatalaga na maglilingkod sa dambana. Yung mga nagiging sasordote, kinukuha po mula sa lahi ni Levi. Ay ang Panginoon, lumitaw naman mula sa lahi ni Huda. Wala na ho ito doon sa Levitical law. Pag sinabing Levitical law, ay sila po ang maglilingkod sa dambana. Sila po yung magiging saserdote, katulad ng ating mababasa. Una, basahin po natin yung Bilang chapter 18, verse 23. Ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan, at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng iyong mga lahi, at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Tapos sa uno, sa 50 muna. Kundi ipamahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patotoo, at ang lahat ng kasangkapan niyaon, at ang lahat ng nauukol doon sa doon, kanilang dadalhin ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at kanilang pangangasiwaan, at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. Ayan, sa 51, no? At pagka ililipat ang tabernakulo ay pagtatanggal-tanggalin ng mga Levita. At pagka itatayo ang tabernakulo ay pag-uugnay-ugnayin ng mga Levita, at ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. Ayan, oh. So, katulad ng binanggit natin, nabasa natin sa Hebreo City 13, ay silang maglilingkod sa dambana. Pag ililipat, kasi alam naman natin na naglalakbay sila sa wilderness, ay kailangan nilang i-transfer yung tabernakulo. At ang ginagawa po ay pag nagliligpit, hindi talaga pwedeng humawak yung ibang mga, yung mga Israelita, maliban sa mga nanggaling sa lahi ni Levi. At pagtatanggal-tanggalin nila, at pagkaika nila na naman itong igagawin, ay itatayo, ay sila rin naman ang magtatayo uli nito
pag-uugnay-ugnayin naman nila, sabi doon sa verse 51. Ayan. Tapos, yung kaninang binasa natin sa 18:23 ay sila yung maglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Taglay nila ang kanilang at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan at magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng kanilang mga lahi at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. So, sila po yung tumatanggap ng ikapo kasi wala po silang mana. Sabi ng verse 24, yan, 18:24. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog, na pinakahandog, na itinaas sa Panginoon, ay aking ibibigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Yan. Kaya, sila, palibasa sila yung naglilingkod sa templo, mga kapatid, ay wala silang mana. Ang mana po nila doon, yung tinatawag natin mga lupain, nabubukirin, eh paano pa sila maglilingkod sa templo kung magbubukirin din sila at pag-aalaga ng mga tupa? So, wala silang ganon. Kaya sila yung tumatanggap ng mga handog at mga ikapo. Sa ating kapanahunan, yan ang sila po ang kumakatawan sa mga naglilingkod, mga full-time minister, mga pastor po natin. Kaya nga tumatanggap sila at sila po walang trabaho, full-time talaga. Eh, paano sila magbubuhay? So, ganun po yung ano. At tingnan natin yung karagdagan, Brother Gomer. Siguro naman yung nagtanong Brother Johnson, wala lang duda, no, na naniniwala naman talaga siya na ang itinakda ng ating Panginoon o ang kanyang itinalaga doon sa sanctuary, doon sa lumang tipan ay ang mga Levita. At yan ay mababasa natin sa Exodo 28. Ang sabi dyan sa 1:28. At ilalapit mo sa iyo si Aarong iyong kapatid at ang kaniyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote. Si Aaron, si Nadab at si Abiyo, si Eleazar at si Ithamar na mga anak ni Aaron. Ayan. So makikita po natin dyan na talagang itinakda nga sila o itinalaga. At kanina ay binanggit na po ni Brother Johnson yung ilang mga tungkulin. Kung babasahin niyo po ng detalyado yan, yung sa pag-detach ng sanctuary at saka yung pagkakabit ng sanctuary ay mayroon pong nakatoka. Nakatalaga. Grupo-grupo yan, kanya-kanyang toka, yung mga gamit doon sa loob. Kung paano babalutin, kung paano nila ito itatravel, yan po ay nakadetalyadong ibinigay ng ating Panginoon at yan ay tungkulin lahat ng mga Levita. At of course, ang isa sa pinakatungkulin ng mga Levita ay itong mababasa po natin sa Exodo 29, ang talata ay 35, Brother Johnson. 20. Hanggang 36. Atiga ha. Exodo 29, 35 and 36. At sabi po ganito, at ganito mo gagawin kay Aaron at sa kaniyang mga anak, ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, 7 araw na iyong itatalaga sila. At araw-araw ay maghahandog ka ng toro na pinakahandog dahil sa kasalanan na pinakapangtubos at iyong lilinisin ang damba na pagka iyong pinanggagawa ng katubusan yaon at iyong papahiran ng langis upang pakababanalin. So dito natin makikita, Brother Johnson, ito talaga yung pinaka main purpose, yung maging tagapangasiwa sila sapagkat araw-araw ay mayroong naghahandog para sa kasalanan at walang ibang nangangasiwa dito kundi ang mga Levita. At itong sa 7 ng Hebreo, mga kaibigan, mga kapatid, maliwanag naman nung simulan nung nagsulat ng Hebreo, no? Sa verse 11, kung ano yung kanyang gustong tukuyin dito, sa 7 verse 11 ng Hebreo, ang sabi niya dyan, ito yung comparison, kung pwede nating basahin to. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasasardote ng Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa
na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Ayan. So napakaliwanag po eh. Yung premise na ibinigay ni Paul na nagsulat nito, kung may kasakdalan anya doon sa pagkapari ng Levita, ay bakit kailangan pang magkaroon ng ibang pari? Ano? Ang sabi niya dyan, bakit kailangan pa? Ano pa ang karagdagan ng pangangailangan upang lumitaw ang isa pang pari kung may kasakdalan na doon sa pagkapari ng mga Levita? Kaya lang, kung ipagpapatuloy po kasi natin ang pagbabasa sa talatang ito, pagdating po doon sa verse 28, ang sabi dito nung verse 28 po, sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote ang mga taong may kahinaan, ngunit ayun, ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sa anak na sakdal magpakailanman. Ayun ang pagkakaiba, Brother Johnson. Yung mga tao, yung mga Levita, ay ang sabi dito ay taong may kahinaan. Ngunit kumpara sa pagiging saserdote ng ating Panginoon, siya ay magiging saserdote magpakailanman. Tapos ang isa pang problema po dito, sa verse 18 naman. Basa po tayo sa verse 18. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kaniyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. 19. Sapagkat ang kautusan ay walang anumang pinasasakdal at may pagpapasok ng isang pag-asang lalong magaling na sa pamamagitan nito ay nagsisilapit tayo sa Diyos. Ayan, mga kapatid. So, napakaliwanag po nito na kaya kailangan palitan yung pagkasiserdote ng mga Levita ay sapagkat ito ay, ang sabi, walang anumang pinasasakdal. At ang sabi nga doon sa 28, ito mga pinakapunong pare na ito ay may mga kahinaan sapagkat sila nga po ay namamatay. Ngunit, yung pagkapari ng ating Panginoon bilang sa linya ni Melchizedek, pagkapari, sang ayon sa pagkapari ni Melchizedek, ay walang kamatayan. Pero ang problema nga na sinasabi dito at pinapaliwanag ni Pablo, si Jesus Christ ay galing sa lahi ng Huda, Brother Johnson. Ano? At kung titingnan mo ang kautusan, ay walang batas na nagsasabi na siya ay dapat maging pari, sapagkat ang batas nga o ang kautusan ng pagkaseserdote ay ibinigay lamang ito sa lahi ng mga Levita. Kaya yun ang naging conclusion sa verse 12 na nang palitan ang pagkapari ay kailangan din namang palitan ang kautusan. So maliwanag po yan, Brother Johnson, ang tinutukoy talaga rito ay yung pagiging pari ng Levita, ito ay papalitan ng pagiging pari ng ating Panginoon. Ayan. Maganda yun, Brother Gomer, at saka maliwanag. So, yung sinasabi pong ang mga Levita rin kasi ay may kapintasan din. Dahil kahit sila, naghahadlog din sila kasi nagkakasala din sila. At saka isa pa sa naging problema, kaya kailangan talagang palitan ang kanilang pagkapapipari, pagkasaserdote, tinukoy dito sa 22, sabi, ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Oh, bakit? At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Oh, yeah, papalit-palit, napakarami mga saserdote na pag namatay, papalitan sa papalit-palit. Pero ang Panginoon, kaya kailangan siyang maging tagapanagot ng lalong mabuting tipan, 24. Datapwat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Oh, kita mo? Kung naiintindihan lang talaga po natin, mga kapatid, yung Hebreos 7:12, yung konteksto nito, hindi madadama yung utos ng Diyos tungkol sa pag-iika po. Kung maintindihan lang natin ng tama, mga kapatid, mga kaibigan. Ang palitan lang ho dito is yung pagkasaserdote, hindi inalis, kundi napalitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya naman dito ng ating Panginoon, ang tagapaglingkod sa templo ay hindi na saserdote, kundi ang inutusan na niya dito, yung mga dalawang alagad para mangaral, humayo, at magharoon ng organized na church
sa Kapitulo 6 ng Aklat ng Gawa, nag-organize na sila, naghalal na sila ng mga diakono, mga elder, na ganyan, at sila na yung mga nangunguna sa mga lokal na mga iglesia. At ngayon, ang ating pinakadakilang saserdoting hindi napapalitan ay si Kristo. Pero yung ating mga tagapaglingkod sa iglesia ay ito na po'y ginagampan ng ating mga pastor at mga ngaral, ano po, mga opisyalis na inihalal sa iglesia. Brother Richard. Isa sa nakikita kong kaibahan talaga ng ating Kristo Kristo bukod sa hindi siya galing sa lahi ni Huda, itong pagkakaiba ng ating Kristo Kristo bilang pinakapunong sasardote. Pwede po ba 4:14-15 ng Hebreo din po? Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Yan. Isa sa nakita nating talagang naunawaan niya lahat ng ating kahinaan. Yung mga saserdote ng nauna, walang ganitong katangian, Brother Johnson. Isa pa, wala isa man sa kanila ang pumasok na sa kalangitan, Brother Johnson. Bukod tangi ang ating Panginoon sa Kristo. At siya lang ang saserdote na sabi nga, kung ating papansinin, sa 12 niyan, kaya lalong naging kakaiba siya sa lahat, ang mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Sa 15 nga, ang sabi dito, nung siya tinukso sa lahat ng kaparaanan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. Brother Johnson, yon ang isa sa napakalaking makikita nating disparity sa pagitan ng mga high priest noon at yung high priest nating Panginoon sa Kristo. Sabi mo nga kanina, ikaw nagsabi diba na sila man ay nangangailangang maghandog kasi sila mismo ay nagkaka... Tama. Sala din. Oo. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, wala. Sabi dyan. Hindi siya nagkasala. Kaya yan na lang po ang aking maidadagdag doon sa sobrang napakaliwanag na inyong pagpapaliwanag kanina pa. Ikalawa ko, ang paninindigan nyo sa creation ay 7 literal earth days at ang mga anghel ay nilalang. Anong araw sila nilalang ng Panginoon? Ang ating pansinin dito ay yung ang anghel ay nilalang. Talagang nilalang naman talaga yung anghel. Ang tinatanong po niya dito ay ikailang araw sila nilalang ng Panginoon. So, ganito, kapatid na Gerson Tampolino Acosta Sr., wala po tayong mababasa kung ikailang araw nilika ang anghel. Pero may bibigay po akong talata, at meron sila, Brother Chan, meron din, na dito natin makukuha at magkakaroon tayo ng idea kung kailan nilika ang mga anghel. Gusto ko pong basahin yung Hub 38:4-7 sa Magandang Balita Biblia. Nasaan ka nang likhain ko ang mundo? Mm-hmm. Kung talagang may alam ka, lahat ay sabihin mo, sino ang nagpasya tungkol sa lawak nito? Sino ang sumukat? Alam mo ba ito? Sino ang may hawak ng mga haligi ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panukulang bato? Noong umagang iyon, ang mga bituin nag-awitan at mga nilalang sa langit ay tuway nagsigawan. Ayan. So, kung ating unawain po muna dito mabuti ay hindi sakop ang anghel doon sa first day hanggang 7 days. Ito ay bago yung first day, Brother Richard, ay nandoon na siya. Kaya nang matapos ito, isa sila sa nagkatuwa. Yung pong nilalang sa langit na binabanggit dito, na sa tuwa'y nagsisigawan, doon sa The Living Bible, ang sabi po dyan, "The morning stars sang together, and all the angels shouted for joy." Ayan. So, naitala dito sa aklat ng Job nang likhain ito ng Panginoon ay nagkakatuwa yung mga nilalang sa kalangitan. Kasama po dyan yung mga angels, mga kapatid. So, wala tayong masasabi na sakop siya ng creation na ng paglikha sa unang araw. Manapa ay bago. O ako, Brother Richard, bago yung first day, naroon ang mga anghel.
Subject kasi ng Genesis 1:1, heaven and earth. Oo, oh, tama. Yung tala, yung record. Oo. Ang record ng Genesis 1:1 ay ang creation sa earth, sa mundong ito. Sa planetang earth, mga kapatid. Oh, hindi kasama yung creation doon sa mga anghel. Ayan, Father Richard. Kasi walang ano, walang record na kasama sila doon sa nilikha. Actually, kaya nga yung iba nag-iisip na yung kausap doon na likhain natin ang tao rin sa ating anghel. Ibig sabihin, Brother Johnson, hindi man tayo naniniwala na anghel ang kausap doon dahil alam naman po natin na kadyusan ang nag-uusap, hindi kasama ang anghel. Pero meron talagang nag-iisip na ang kausap na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis ay anghel. So therefore, based on that kaisipan, ay masasabi talaga natin na hindi sila part ng Creation Week, Brother Johnson. Kundi sila ay nilikha bago pa yung Creation Week. Kung kailan yon, wala nang sinabi ang Biblia. 29 ng Deuteronomy, Brother Johnson. Ang mga bagay na ukol, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Brother Johnson. Sige, may maliwanag na dahilan bakit nilikha ang anghel. Hindi kung kailan sila nilikha. Tama. Sa 1:14 ng Hebreo, pakibasa nga po. Anong mitiin ng Diyos bakit sila nilikha? Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangang ng mga magmamana ng kaligtasan? Oh, ayan. Eh, nilikha sila, Brother Johnson. Sila yung mga espiritong tagalingkod na mga sinugo na magsisipaglingkod sa kapakinabangan na magmamana ng kaligtasan. So, yan ang mitiin. Ngayon, kung kailan sila nilikha, basta sure tayo, wala doon sa Creation Week, Brother Johnson. Kung ako ang tatanungin mo rin, nagtatanong ka kanina, ako, doon ako, before sa Creation Week, nalikha na sila. Nauna na silang nilikha, Brother Johnson. Bago pa yung Creation Week. Kasi maliwanag naman ang subject nga, sabi ni Brother Romer, niliwanag naman itong Brother Johnson kung ano nilikha from first day hanggang sixth day. Yes. Di po ba? So, babalik na naman tayo sa Tota Escriptura. Doon lang tayo sa kung ano ang ipinahayag ng buong kasulatan. Eh sa buong kasulatan, Brother Johnson, obvious naman talaga na hindi nga kasama sa seven days creation ang angel. So therefore, logically, ang atin lang maikukuklo dahil obvious naman na may mga angels. Therefore, nilikha sila bago ang Creation Week ng sanlibutan. So yun lang po ang magiging logical conclusion natin dyan.